Nalambat ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang entrapment operation ang commander ng PCG Puerto Princesa. Nangikil umano siya sa turistang magtatayo ng negosyo sa Palawan. Makibalita tayo kay Katrina Son. Hindi na raw pumalagpan ang arestuhin ng National Bureau of Investigation ang commander ng PCG Puerto Princesa sa kanya mismong opisina. Ang suspect na si Ensign Allison Tindog, inireklamo ng pangingikil umano sa turista at asawa nito na magtatayo ng negosyo sa Palawan. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng violation sa pag-login at log-out ng kanilang yate ang mag-asawa. Aminado naman daw ang mag-asawa na may nalabag sila, kaya lumapit sila kay Tindog para malaman kung ano ang dapat gawin. I asked for help to educate whatever that we not will do this violation again. Pero si Tindog, nanghingi raw noong January 11 ng 180,000 pesos na naibaba sa 80,000 pesos para maayos ang violation. Nang magbigay sila ng bayad, nagbigay si Tindog ng resibo. Pero 10,000 piso lang ang nakasaad na ibinayad nila. Nitong linggo, naulit na naman daw ang violation ng mga biktima. To the rescue na naman si Tindog para daw tulungan ang dalawa. Sa pagkakataong ito, humingi ito ng 110,000 pesos. You're only missing a little bit, a small paper, and then there was the question, okay, when you pay me 70,000 again, then everything is settled and nothing will be fine. Bago ibigay ng mga biktima ang pera, dumulog sila sa NBI Palawan para isumbong ang pangyayari. Upon receiving the signal from the complainant na nabigay na nila yung pera, pumasok po kami mismo sa tanggapan ng Coast Guard. Maharap si Tindog sa kasong extortion at mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act of Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Walang pahayag si Tindog. Hindi rin muna nagbigay ng pahayag ang Coast Guard District Palawan habang gumugulo ang investigasyon. Pero ang mag-asawang biktima tuloy raw sa pagtatayo ng negosyo. Katrina Son, GMA News